J viewers, welcome back to my YouTube channel. This is Jan Villaluna FW here in Hong Kong, your friendly Pinay. Don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. At kung bago ako sa channel to, thanks for watching this video. So without further ado, let's go and watch this video. So in today's video, sasagutin na natin yung mga katanungan na tinatanong ni Didis Fan Life. So shout out po sa'yo and thank you so much sa mga katanungan mo. So ginawa ko na ng video para syempre alam ko naman na most mga applicants na gusto mag-apply bilang sa domestic helper dito sa Hong Kong, the same ang tanong sa mga tanong mo. Umpisahan na natin. So you have 6 questions na sasagutin natin. So umpisahan na natin sa number 1. So now, how are you? So actually, I'm good. I'm doing good. And I'm good. So hindi, okay naman po ako dito as long as gumagawa ako ng vlog and natutulungan ko po kayo. Okay na okay po ako. Number 2, na-interview na po ako ni employer last night. Posible po ba na pasado or bagsak po ako sa interview? So actually po, pwedeng hindi, pwede ding oo. So definitely nasa gitna tayo kasi hindi mo nga nalaman na kung pasado ko o hindi. Pero yung for sure ko lang na sasabihin sa'yo is malalaman mo po na pasado ka sa interview if and only if yung agency po tinawagan kayo for your job order. Agency kasi namin, based on my experience, after my interview, kinabukasan tinawagan ako ng agency, sabi nila, ma'am, pumunta po kayo sa office kasi may employer po na nagkagusto sa inyo. And after po noon, nung pumunta ako sa office, kinabukasan ulit, sabi ng agency, ma'am, punta po kayo sa office kasi may job order na po kayo. So, ibig sabihin po, pag may job order na, yung job order po kasi yun, yung naglalaman yun ng mga information or details na tungkol sa employer natin. So, nakalagay doon yung size ng bahay. So, ipapakita ko na lang. So, meron akong video po. Ito, ilalagay ko dito or ilalagay ko sa description box below kung ano po yung nakalagay doon sa mga job order. Kasi na-discuss ko na siya before. So, nandun po lahat na information about your employer. So, ibig sabihin, dahil may job order ka na, may employer na po na nakapili sa inyo. So, ganun lang po. So, kung hindi man po kayo na message ng agency, so, ibig sabihin po noon, nasa under verification pa po kayo or pumipili pa yung mga employer ng mga domestic helper na matipuhan nila. Kasi hindi lang po kayo isa ang ini-interview. Marami po yan. Hundreds po ang pinagpipilian ng mga employer. And a lot of agency or brokers po ang nandito sa Hong Kong. Kaya ngayon, lalo na sa panahon ngayon, ang dami pa rin virus dyan sa Pilipinas at ang pandemic. Kaya hindi pa siguro makadeside-decide yung mga employer sa ngayon kasi nag-iisipan pa nila kung kailan nga ba kayo maha-hire kasi gawa nga ng ban dito ang Pinas sa Hong Kong. So, hindi pa alam kung kailan kayo makakapunta dito. Okay po? Next, number 3 is, hindi po ba talaga nagpapakilala ang employer na nag-interview sa applicant? So, definitely, nagpapakilala po sila. Kaya ka po nila in-interview kasi magpapakilala sila sa'yo as their employer and gusto ka din nilang kilalanin as their employee. So, siguro po, in your case, kaya baka hindi nagpakilala ang employer sa inyo kasi hindi pa siya sure kung kukunin ka niya or marami pa siyang pinag-iisipan kasi sabi ko nga po, ang employer po, pumipili po yan ng mga domestic helper na matipuhan nila. Yun. Number 4. Hindi rin po ba talaga sinasabi ng employer kung may alaga na bata or wala?
So actually po, pag may employer na kayo, kailangan niya po talagang sabihin kung ilan yung kasama niya sa bahay. Kung may bata ba kayong aalagaan. Kasi napaka-importante po yan na may communication yung employer sa inyo. At sinasabi niya ang details about kung ano yung trabaho mo dito, kung anong meron dyan, kung mag-aalaga ka ba ng bata, or mag-aalaga ka ng matanda, or nakafocus ka lang sa loob ng bahay. Kasi para maging aware din po kayo. So kung in your case po, kung hindi po yan nasasabi ng mga employer, so hindi ko lang po sure kung ano yung mga iniisip ng employer or under observation pa rin po yung nangyayari sa mga ganong klaseng interview. Number 5, if ever po na pasado po ako, kailan ko po malalaman ang details ng employer? So yun nga po, sabi ko, malalaman niyo po ang details ng employer pag binigay na po sa inyo yung job order. Doon po nakalagay lahat ang details, ang trabaho mo, ang pangalan ng employer mo, ang bahay na pupuntahan mo, kung ilan sila sa loob ng bahay. So nakalagay na po lahat yun sa job order. So make sure po na panoodin niyo po yung nakasulat doon sa job order or sa video na ginawa ko about job order. Doon niyo po makikita kung ano yung itsura ng job order, kung anong klaseng tao or sino ang pangalan ng employer mo, at kung ilan sila sa loob ng bahay, at kung gaano kalaki yung bahay ng employer mo. Number 6, paano po kung disagree po ako doon sa nakasulat sa job order or contract? Pwede po i-decline ang job order. Po, pwede nyo pong i-decline ang job offer. As long as hindi ka pa nagastusan, hindi pa kayo nagpirmahan ng kontrata, at wala ka pang ginastos sa processing fee, pwede mo po i-decline ang job offer. So, doon pa lang po sa job order, makikita mo na lahat ng details, sinong pangalan ng amo mo, ilan ang aalagaan mo, kung anong aalagaan mo, ilan sila sa bahay, tapos kung ano ang mga gagawin mo. So, kung disagree ka sa mga sulod sa job order, pwede mo pong i-decline ang employer mo. So, huwag kang papayag na gagastos ka muna bago mo i-decline ang employer mo. Kasi ikaw naman ang magbabayad nun, hindi ang employer. Unless kung direct hired ka, okay? So, sana po naliwanagan kayo sa mga sagot ko sa mga katanungan nyo. And kung medyo may naguguluhan ka dun at hindi naintindihan sa mga sagot ko, feel free po to comment again para ipaliwanag ko more further. Pero yun nga, thank you so much kasi naisipan mong itanong sa akin ang mga kwentong ito at napaliwanag ko sa iyo ng maayos. And thank you so much for watching this video. So sana nakatulong ang video na to sa inyo. And if you do, don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. Once again, this is Jen Villaluna FW here in Hong Kong, your friendly Pinay. See you on my next video. Bye!